Okay, so yung topic naman for adjusting natin na i-discuss ngayon is adjusting about prepaid expenses. Okay, so unahin muna natin itong prepaid expense bago tayo dito sa unearned income. So tapos na tayo dito sa ating depreciation, sa bad debts or doubtful accounts, accrued income and accrued expense. Now let's discuss about prepaid expenses. Yung prepaid expenses na to, na-discuss na natin to from our last topic or from our last discussion. So, na-discuss natin anong definition ng prepaid expense. Now, let's recall. Prepaid expense, sabi dito, prepaid expenses, these are the expenses already paid but not yet incurred or used. So, pag sinabi daw prepaid expense, ito daw yung mga expenses na binayaran mo na, already paid, but not yet incurred or used or hindi mo pa nagagamit. Pag sinabi natin incurred, nagamit. So, sabi natin dito sa prepaid expense, ito daw yung mga expenses na binayaran mo na pero hindi mo pa nagagamit. So, in other words, when we say prepaid expense, it is your advance payment for your expenses. For example, nag-advance payment ka sa renta, ang tawag doon, prepaid rent. Or example naman, nag-advance payment ka para sa insurance mo, ang tawag doon is prepaid insurance. Now, hindi porket may sinabing hindi porket may word na expenses dito sa prepaid expense, ika-classify mo na siya agad as expense. Hindi po tama 'yon. Pag sinabi nating prepaid expense, okay, it is an asset. Okay, hindi porket may word na expenses, ika-classify mo na siya agad as expense. Kasi ang prepaid expense natin is classified as asset. Okay? So, advance payment mo yan sa mga expenses mo. Now, kapag nakita nyo yung word na unused, for example, unused supply, prepaid supplies, supplies on hand, kapag nakita nyo yung mga word na to, ibig sabihin yan, prepaid expense yun. Okay? Pag sinabing unused or on hand, ano yan, hindi mo pa nagagamit. Okay. So, in prepaid expenses, we have two methods. So, itong topic na to medyo nakakalito lang siya pero kaya naman siya. Okay? So, sa prepaid expense, meron tayong two methods. We have asset method and we have expense method. Now, kung mapapansin nyo, may journal entry dito. Ang purpose lang ng journal entry nito dito is para ma-identify natin if anong method yung ginagamit ng company at ano yung pagkakaiba ng asset method sa expense method. Okay? Kasi ang kailangan lang talaga natin dito is yung adjusting entries natin for both method. Okay? Asset method and expense method. Okay? Again, in prepaid expense, ito yung mga expenses na binayaran mo na pero hindi mo pa nagagamit. Now, sabi natin kanina, in prepaid expense, we have two methods, asset and expense method. Now, anong difference or anong pinagkaiba ng asset method sa expense method? Okay, sa asset method kasi, yung pera ng yung pera na binayad mo or yung advance payment mo for expenses is ire-record mo siya as asset in asset method. Okay, halimbawa, nag-advance payment ka ng renta. So ang debit mo prepaid rent. Okay, kasi asset method siya eh. Okay? Now, kapag expense method naman yung company, 'di ba? Example natin kanina, nagbayad tayo ng nag-advance payment tayo sa renta natin. Sa under na expense method, yung advance payment mo for expenses na yun is ire-record mo or ire-recognize mo siya as expenses. So, in our case or in our example, dapat ang debit mo dyan is rent expense. Okay? Again, anong pinagkaiba ng asset method at expense method? In asset method, yung advance payment mo, ire-record mo yun as asset. As if hindi mo pa nagagamit. Kaya prepaid
expense. Under naman ng expense method, yung advance payment mo is ire-record mo or ire-recognize mo na siya as expenses as if nagamit mo na lahat. Now, bakit natin kailangan gawa ng adjusting entries itong mga to? Itong mga prepaid expenses. Kasi, dito sa mga prepaid expenses na to or dito sa mga advance payment natin, may portion dito na nagamit na at may portion dito na hindi pa nagagamit. So, kailangan nating i-adjust yan bago tayo gumawa ng financial statement. So, para ma-clear natin or para mas magets natin yung prepaid expense under asset method and expense method, try nating gawin yung examples natin. Okay. So, from our example, number one, on October 1, 2019, ABC Company paid a one-year advance rent for 24,000. Give the adjusting entries on December 31, 2019. Now, anong nangyari dito sa number 1? Noong October 1 daw, itong ABC Company na to, nagbayad daw sila ng 24,000. Para saan itong 24,000? Advance payment nila yan para sa renta nila. Okay? So, dito, yung company, yung ABC Company, nag-advance payment sila ng renta worth 24,000, good for 1 year. Now, give the adjusting entries daw on December 31, 2019. So, bakit siya December 31, 2019? Kasi, di ba sabi natin, adjusting entries is prepared every end of the year or every end of its accounting cycle. Okay, now. So, di ba nagbayad ng 24,000 si ABC Company? Advance payment niya yan para sa 1 year rent niya. Now, itong 24,000 na yan, at the end of the year, may portion dito na nagamit na at may portion dito na hindi pa nagagamit. Now, so, from October 1, okay, from October 1 to December 31, sa tingin nyo, ilang months na dito sa 24,000 na yan or ilang months na dito yung nagamit na sa 24,000 natin. So, ang nagamit natin dyan is October, November, December. So, ang ibig sabihin yan, tatlong months daw yung nagamit na. So, paano yun? Diba 24,000? Itong 24,000 na yan, advance payment yan ng ABC Company para sa renta nila. So, ang gagawin natin, itong 24,000, divide nyo sa 12. Okay? Bakit natin i-divide sa 12? Kasi, di ba 1 year to? So, i-divide natin sa 12 para makuha natin yung rent per month. So, 24,000 divided by 12. So, 2,000 per month daw yung binabayaran ng ABC Company na renta per month. Per month. Now, sa 24,000 na yan, okay, sa 24,000 na yan, di ba 24,000, yan yung binayaran niya. Advance payment niya yan, good for 1 year. So, ilang months daw yung nagamit na? Ang nagamit na natin ay 3 months, simula October 1 hanggang December 31. So, yung nagamit na portion na dyan is 2,000, di ba 2,000 per month? Okay, 2,000 per month. So, ang nagamit na daw niya dyan ay 3 months. So, 2,000 times 3, kasi 3 months na niya nagamit, yung 3 months nagamit na niya, so 6,000. So, ano ibig sabihin nitong 6,000? Ang ibig sabihin nitong 6,000, yan na yung nagamit. Okay, so i-minus natin. So, 24,000 minus 6,000, which is used. So, ilang months na lang yung hindi niya nagagamit?
or magkano na lang yung hindi pa nagagamit. Kasi out of 24,000 na binayaran niya in 1 year rent, advance payment nila sa renta, 6,000 daw doon or 3 months daw doon nagamit na, which is October, November, December. So, magkano na lang yung hindi pa na gagamit? So, 24,000 minus 6,000. Okay, 24,000 minus 6,000. 18,000. So, 18,000 na lang daw yung hindi pa nagagamit or yung unused natin. Now, gawa natin to ng entry. Ito, in asset method, di ba sabi natin, in asset method, yung advance payment niya na 24,000 is i-record natin siya or i-recognize natin siya as asset. So, kapag gagawa natin ng entry to, itong transaction na to, di ba sabi, nung October 1, 2019, yung ABC company daw nagbayad ng 1 year advance rent for 24,000. So, kapag i-journal entry natin yan, di ba sabi natin in asset method, yung advance payment mo, okay, yung advance payment mo, i-record mo siya, or i-recognize mo siya as asset. So, ang pinag-uusapan natin dito ay rent. So, debit, prepaid, rent. Okay, prepaid rent is an asset. Okay, asset siya. So, magkano yun? 24,000. Now, di ba syempre, nagbayad siya in journal entry natin, kaya credit cash, which is 24,000 din. Ganyan kapag asset method, okay? Yung perang binayaran mo o yung expense na binayaran mo in advance, ire-record mo siya or i-recognize mo siya muna as asset lahat. As if, hindi mo pa nagagamit lahat. Okay? Now, in our adjusting entries, okay? So, lagyan natin muna ng date. Ito yung adjust, yung ito yung ano natin, journal entry nung October 1, 2019. Now, di ba sabi dito, at the end of the year, give the adjusting entries on December 31, 2019. So, ito, ang adjusting entries natin is December 31, 2019. Now, okay, alam na natin kung magkano yung nagamit na at yung hindi pa nagagamit dito sa 24,000. Ang sabi natin, dito sa 24,000 na to, 3 months daw nito, 3 months daw dito or 6,000 daw nito, is nagamit na. Okay? October, November, December. And yung 18,000 na natitira is ito daw yung hindi pa nagagamit. So, kailan natin ito magagamit? Magagamit natin itong 18,000 na to for the next year, 2020. Okay? Now, in adjusting entries, paano itong gagawin? So, di ba, sa asset method, nirecord mo siya as asset. Na-recognize mo siya as asset, prepaid rent. Now, at the end of the year, itong 24,000 na prepaid rent ba, at the end of the year, buo pa rin bang 24,000 yan? Di ba? Hindi na. Kasi, may nagamit ka ng 6,000. Okay? Ulitin ko lang ha. Di ba, sa asset method, yung 24,000 na to, nirecord mo siya or nirecognize mo siya as asset. As if hindi mo pa nagagamit lahat. Ngayon, at the end of the year, lahat ba ng 24,000 na to, buo pa rin bang 24,000 yan? Siyempre, hindi na. Kasi ang sabi natin, may nagamit na tayo dyan na 6,000. So, itong prepaid rent natin at the end of the year, overstated. Sobra. Kasi ang record mo, 24,000 may nagamit ka ng 6,000. So, ang gagawin natin, babawasan natin. Okay? So, ang entry natin para dyan
ay, okay, so ire-record natin, di ba ito 24,000, prepaid rent yan. So nagamit na natin yung 6,000. So ima-minus natin yung 6,000. O tatanggalin natin yung 6,000 dito. Okay, so paano yun? So, ang debit natin, ano pinag-usapan natin? Rent. So, debit, rent expense. So, magkano na yung nagamit? Ang nagamit natin dyan ay 6,000. Okay? So, i-record natin kung magkano yung, yung nagamit na. Bakit natin i-record kung magkano yung nagamit na dito sa asset method? Para mabawasan. Kasi nga, di ba, itong 24,000 at the end of the year, hindi naman lahat ng to buo pa din. Okay? Kailangan natin siyang bawasan kasi nga may nagamit na tayo, which is yung 6,000. So, debit, rent expense. Credit, prepaid rent. Okay? So, 6,000. Okay? So, tandaan nyo, yung prepaid, kapag hindi mo pa siya nagagamit, ang tawag doon prepaid. Pero kapag once na nagamit mo na yung prepaid expense, halimbawa, na-consume mo na, nagamit mo na, magiging expense na yun. Okay, again, yung asset or yung prepaid natin, once na magamit na yan, magiging expense na yan. That's why, ang debit natin, rent expense. So, credit natin, prepaid rent. So, para mas madali nating may technique dito para mas madali nating masagutan yung adjusting entries. Kung ano yung dinebit mo dito sa journal entry, yun yung ikikredit mo. Okay? Kung anong dinebit mo, yun yung ikikredit mo. So, magkano yung ire-record natin kung magkano yung nagamit na. Kasi nga, at the end of the year, 24,000, di ba, nirecord mo siya as asset. Eh, at the end of the year, hindi naman lahat yan buo pa rin 24 eh. So, babawasan natin kung magkano yung nagamit na. Okay. Eh, paano naman kapag expense method? Okay. So, ganito pag expense method. Okay. Dito sa asset method, di ba, yung advance payment mo, nirecord mo siya as asset. As if hindi mo pa nagagamit. Ngayon dito sa expense method, kaya nga sinabing expense method, paano to? Yung under ng expense method, yung advance payment mo or yung binayaran mong 24,000, ire-record mo na siya or ire-recognize mo na siya as expense lahat. As if nagamit mo na lahat. Okay, di ba dito kasi, nirecord mo muna siya as asset. As if hindi mo pa nagagamit lahat. Pero dito sa expense method, yung 24,000 na advance payment mo, nirecognize mo na siya or nirecord mo na siya lahat as expenses. As if nagamit mo na lahat. So, ang entry natin dito sa journal entry, October 1 muna tayo, journal entry muna tayo. Okay? So, ang expense method natin dyan, yung entry na, yung journal entry natin dito sa expense method, debit, rent expense, 24,000. Okay? Bakit debit rent expense? Kasi, di ba sabi natin, under ng expense method, yung binayaran mong advance payment, ire-record mo siya as expense, as if nagamit mo na lahat. Okay? Siyempre, credit cash kasi nga, nagbayad ka ng advance. 24,000 yun. Now, gawin na natin yung ating October, December pala to adjusting entries. December 31, 2019. Now, dito naman sa expense method, kapag gagawin na natin yung adjusting entries. Okay? Now, di ba sabi natin, yung 24,000 na advance payment ni ABC Company under ng expense method, nirecord mo or nirecognize mo siya as expense lahat, as if nagamit mo na lahat. Ngayon, at the end of the year, December 31,
at the end of the year, itong 24,000 na to, lahat ba yan naging expense mo na yan? Lahat ba ng 24,000 na to nagamit mo na? Di ba hindi pa? Kasi meron pa tayong hindi nagagamit na 18,000. Okay, so yung record mo na rent expense na 24,000 dito, overstated or sobra. Kasi, di ba nirecord mo siya lahat as expense lahat? Yung 24,000, nirecord mo siya agad as expense, as if nagamit mo na lahat. Eh, at the end of the year, December 31, lahat ba ng 24,000 na to nagamit mo na? Di ba hindi pa? That's why overstated siya. So, since hindi pa natin nagagamit lahat ng to, at meron hindi pa tayo nagagamit na 18,000, kailangan nating i-record yan. So, yung i-record natin is yung amount kung magkano yung hindi pa nagagamit. Okay? Kasi sobra tong 24,000 eh. Now, so, ang debit natin, prepaid rent, magkano yon? Magkano yung hindi pa natin nagagamit? 18,000. So, ang credit natin, rent expense. Babawasan natin yung rent expense. Kasi sobra siya. Diba, 24,000 yung rent expense natin. E merong 18,000 na hindi pa nagagamit or unused. So, babawasan natin yung rent expense natin. That's why, nakakredit yung rent expense. Okay? So, gaya ng kanina, yung technique natin para mas madali nating masagutan to, yung dinebit mo, dito sa journal entry mo, yun yung ikikredit mo dito. Okay? Kung ano yung dinebit mo dito, yun yung ikikredit mo dito kasi babawasan mo siya. Okay? So, yung i-record mo dito is yung amount na hindi mo pa nagagamit. Okay? So, yun yung ating example number 1.